In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating pinag-aaralan o sa ating gawain na pagbabasa ng mga manuskristo na mga hindi na isama sa banal na salita o sa Holy Bible. Ngayon po ang ating pagpupunan ng pansin o oras. Ang pamagat ng ating babasahin ngayon ang Ebanghelyo ni Apostol Bernabe. Si Apostol Bernabe, mga kapatid, ay kasama po ni Apostol Pablo noong panahon na sila'y nangangaral ng salita ng Diyos o ng Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo. Bago pa tayo magsimula ay bigbigay muna tayo ng maiksing panalangin. Sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, dumadalangin po kami sa oras ito sapagkat nasa inyo lamang po ang kapurian, kadakilahan, kaluwalhati at kapangyarihan magpakailanman. Idinadalangin ko ang lahat ng ito sa pamagitan lamang ng Panginoon Jesucristo at sa paggabay ng Banal na Espiritu Santo. Pagpalain nawa ang bawat isa anuman ang aming pangangailangan sa pang-araw-araw, pagkaing spiritual, physical man. Kapag at patawarin niyo po kami mga tao habang kami nabubuhay sa mundong ito, at awa pagpalain nawa ang bawat isa nangangailangan ng kagalingan sa bawat may karamdaman, lalo-lalo na sa kumakalat na coronavirus. At nawa, tanggapin ang aking panalangin sa pamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak, at Banal na Espiritu Santo. Tayo po'y magsisimula na, mga kapatid, ang ating paunang kabanata, ang Ebanghelyo ni Apostol Bernabe. Kabanata 1. Lahat ng mga niyebe, kayong mga anak na lalaki at babae, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na mahal tayo ng payapa, nang makita ang mga banal na bunga ng katwiran ay dumami sa inyo, labis akong nagagalak. At higit sa lahat sa inyong maligaya at pinarangalan na mga espiritu, sapagkat natanggap ninyo sa gayong epekto ang natanggap na espiritual na kaloob. Kaya't sa loob din ay nagagalak ako ng higit na inaasahan kong maligtas, sapagkat tunay kong nakikilala sa inyo ang espiritu na ibinuhos mula sa mayamang pagmamahal ng Panginoon. Ang iyong ninanais na itsura ay napuno sa akin ng pagkamangha sa iyo. Kaya't hinabol ko ito at lubos na kumbinsido sa aking sariling pag-iisip na mula nang magsimula akong magsalita sa iyo ay naintindihan ko ang maraming bagay. Sapagkat sinamahan ako ng Panginoon sa daan ng katwiran. Narito ako sa iyong pagkaloob na ito na nakasalalay sa mahigpit na obligasyon, mahalin ka kaysa sa aking sariling kaluluwa. Sapagkat malaking ang pananalig at pag-ibig na nakatira sa iyo habang inahasahan mo ang buhay na pinangako niya. Kung isaalang-alang ito, kung gayon na kung dapat kong gawin ang problema upang makipag-usap sa iyo ng ilang bahagi ng natanggap ko mismo, patunayan nito sa akin ang isang sapat na gantimpala na ministro ko sa gayong mga espiritu. Nagmadali ako sumulat sa iyo sa order na kasama ng iyong pananampalataya, maaari kang magkaroon ng perpektong kaalaman. Kung gayon, ang mga doktrina ng Panginoon ay tatlo: ang pag-asa ng buhay, simula at pagkumpleto nito, sapagkat ipinakilala sa atin ng Panginoon
sa pamamagitan ng mga propeta ng mga bagay na nakaraan at kasalukuyan. Nabinigyan din tayo ng mga unang bunga ng kaalaman sa mga darating na bagay, na ang mga bagay na nakikita natin na nagawa isa-isa, nararapat natin sa higit ng kayamanan, ng pananampalataya at taas ng espiritu upang makalapit sa kanya ng may paggalang. Ako nga, hindi bilang iyong guro, ngunit bilang isa sa iyong sarili, ay maglalahad ng ilang mga bagay na kung saan sa mga pagkakataong ito, maaari kang mabigyan ng higit na kasiyasiya. Kabanata 2. Yamang sa makatuwid, ang mga araw ay masama at taglay ni Satanas ang kapangyarihan ng sanlibutan ito. Nararapat nating makinig sa ating sarili at masigasig na magtanong sa mga ordinansa ng Panginoon. Kung gayon, ang takot at pagtiyaga ay mga katulong sa ating pananampalataya at ang pagtitiis at pagpapatuloy ay mga bagay na lumalaban sa atin, habang ang mga ito ay nananatiling dalisay sa kung ano ang paggalang sa Panginoon, ang karunungan, pangunawa, agham at kaalaman ay nagagalak kasama nila. Sapagkat ipinahayag niya sa amin ng lahat ng mga propeta na hindi na siya nangangailangan ng mga hahin o handog na sinusunog o mga handog na sinasabi. Ano ang karamihan sa inyong mga hahin? Sabi ng Panginoon. Ako'y puno ng mga handog na susunugin. At hindi mo hinahangad ang taba ng mga kordero at ang dugo ng mga toro at kambing? Hindi kapag ikaw ay lumalapit upang ipakita sa harap ko. Sapagkat sino ang nangangailangan ng mga bagay na ito sa iyong mga kamay? Ang insenso ay isang walang kabuluhan na kasuklam-suklam sa akin? At ang iyong bagong buwan at mga sabat ay hindi ko matiis. Kaya tinanggal na niya ang mga bagay na ito, na ang bagong batas ng ating Panginoong Hesukristo na walang pamatok ng pangangailangan ay maaaring magkaroon ng isang tao na handog. At muli ay sinabi niya sa kanila, inuutos ko ba sa inyong mga magulang nang sila'y lumabas mula sa lupain ng Ehipto upang mag-alay sa akin ng mga handog ng mga ahin? Ngunit ito ay inutos ko sa kanila, huwag hayaang sinuman sa inyo na magmahal ng anumang kasamaan sa kanyang puso laban sa kanyang kapwa, at hindi mahalin ang isang sumpa ng kasinungalingan. Sa makatuwid, nararapat tayo na magkaroon ng pag-unawa upang makita ang napapanahong hangarin ng ating Ama, sapagkat siya ay nagsasalita sa atin. Nagnanais na tayo na hindi magkamali tulad nila, ay dapat magtanong kung paano tayo makalapit sa kanya. Kung gayon, sa atin sinabi niya, ang isang sakripisyo na kalulugod sa Diyos ay isang putol na espiritu, isang amoy ng matamis na amoy sa Panginoon ay isang puso na niluluwalhati siya na gumawa nito. Sa makatuwid, mga kapatid, na mag-ingat, na magtanong tungkol sa ating kaligtasan, baka ang masama na gumawa ng kanyang pasukan sa pamagitan ng panlilinlang ay maiwan tayo mula sa ating totoong buhay.
kabanata 3. Sinabi niya sa kanila muli tungkol sa mga bagay na ito. Bakit kayo ay nag-aayuno sa akin tulad ng sa araw na ito, sabi ng Panginoon, na inyong tinig ay maririnig ng isang sigaw. Hindi ko napili ang mabilis na ito, sabi ng Panginoon, na ang isang tao ay dapat na magpakumbaba ng kanyang kaluluwa. Ni bagaman mong ibaluktot ang iyong daig na parang singsing at isuot sa iyo ang kayong magaspang at abo. Tatawagin mong itong isang katanggap-tanggap na mabilis. Sa atin ay sinabi niya, narito, ito ang mabilis na aking pinili, sabi ng Panginoon. Hindi na ang isang tao ay dapat magpakumbaba sa kanyang kaluluwa. Ngunit upang palayain niya ang bawat handa, banda ng kasamaan. Alisin ang mga pag-ayos ng malupit na kasunduan. Ibalik sa kalayaan silang mga napinsala. Pinagputol-putol ang bawat hindi makatarungang pakikipag-ugnay. Pakainin ang gutom sa iyong tinapay. Isuot ang hubot kapag nakita mo siya. Dalhin ang mga walang tiraan sa iyong bahay. Hindi hinamak ang mapagkumbaba kung titingnan mo siya. At hindi tumalikot mula sa mga sangkap ng iyong sariling pamilya. Kaya ang iyong liwayway ay lilipas at ang iyong kagalingan ay mabilis na babangon at ang katwiran ay lalabas sa harap mo at ang kaluwalhatian ng Diyos ay mapapaligiran ka at pagkatapos ikaw ay tatawag at pakinggan ka ng Diyos. Samantalang ikaw ay nagsasalita pa, sasabihin niya, narito, ako'y sumasa iyo kung aalisin mo sa iyo ang kadena at ang pag-uunat ng mga kamay at mga salita ng pagbulong at mga salita ng pagbulong, ibigay ang iyong tinapay sa gutom at ipakita ang pakikiramay sa kaluluwa na nagpapakumbaba. Sa makatuwid, mga kapatid, matagal na siyang nagtsatsaga na hulaan kung paano ang mga tao hinihanda. Niya ay may pananalig sa walang pananampalataya sa kanyang mahal. Sapagkat ipinahayag niya sa atin ang lahat ng mga bagay na ito na hindi tayo dapat magmamadali bilang mga tumatanggap ng pantal sa kanilang mga batas. Sa makatuwid, kailangan natin ito na maraming nagtatanong tungkol sa mga kaganapan na malapit upang magsiksik na maghanap sa mga bagay na makakapagligtas sa amin. Tayo ay tuluyan ng tumakas mula sa lahat ng mga gawa ng kasamaan. Baka ang mga ito ay hahawak sa atin at iwaksi natin ang kamalian sa kasalukuyang panahon upang maipakita natin ang darating na pag-ibig sa mundo na darating. Huwag nating bigyan ng maluwag ang ating mga kaluluwa na magkaroon ito ng kapangyarihan tumakbo kasama ng mga makasalanan at kasamaan. Baka tayo ay maging katulad ni sila ang paparating na panghuling pagkakatumpak o mapagkukunan ng panganib tungkol sa kung saan ito ay nakasulat tulad ng sinabi ni Enoch, Propeta Enoch po ito. Para sa kadahilan ng ito ay pinaliit ng Panginoon ang mga oras at mga araw
upang ang kanyang minamahal ay magmadali at darating siya sa ang mana. At ang propeta ay nagsasalita rin ng ganito, 10 kaharian ang maghahari sa mundo at isang maliit na hari ang babangon pagkatapos nila na magpapasakop sa ilalim ng isang 3 sa mga hari. Sa ganong paraan sinabi ni Daniel tungkol sa pareho. At nakita ko ang 4 na hayop, masasama at makapangyarihan at higit na mabangis kesa sa lahat ng hayop sa lupa. At kung paano mula rito ay bumuo ng 10 sungay at mula sa kanila ay isang maliit na namumulaklak na sungay. At kung paano ito napailalim sa ilalim ng isang 3 sa mga dakilang sungay, kaya't ito rin ay dapat kong maunawaan tulad ng pagiging isa sa iyo at pag-ibig sa isa't isa at kolektibong higit para sa aking sariling kaluluwa na mag-ingat ngayon sa iyong sarili at hindi maging katulad ng ilan pagdaragdag ng higit sa ang iyong mga kasalanan at sinasabi ang tipan ay pareho at sa atin ngunit sa wakas ay nawala ito pagkatapos ng matanggap na ito ni Moises sapagkat sinabi ng banal na kasulatan at si Moises ay nag-aayuno sa bundok ng 40 araw at 40 gabi at natanggap ang tipan mula sa Panginoon mga talahanayan ng bato na nakasulat gamit ang daliri ng Panginoon ngunit dumingon sa mga idolo na wala nila ito sapagkat ang Panginoon ay nagsasalita ng ganito kay Moises. Bumaba si Moses ng madali sapagkat ang bayan ng iyong dinala mula sa lupain ng Ehipto ay nagkasala. At naunawaan ni Moses ang kahulugan ng Diyos at itinapon ang 2 talahanayan sa kanyang mga kamay. At ang kanilang tipan ay nasira upang ang tipan ng minamahal ni Jesus ay maisarado sa ating puso. Sa pag-asa na dumadaloy mula sa paniniwala sa Kanya. Ngayon, sa pagnanais na magsulat ng maraming mga bagay sa iyo, hindi bilang iyong guro, ngunit bilang maging karapat-dapat sa isang nagmamahal sa iyo. Nag-ingat ako na huwag mabigo na sumulat sa iyo mula sa kung ano ang pagmamay-ari ko na may pagtingin sa iyong paglilinis. Kami ay masigasig na nakamasid sa mga huling araw na ito sapagkat sa buong nakaraang oras ng iyong pananampalataya ay walang pakinabang ka. Maliban kung sa masamang panahon na ito ay nakatiis din tayo sa darating na mga mapagkukunan ng peligro na magiging mga anak ng Diyos. Upang itim na isa ay maaaring hindi makahanap ng paraan ng pagpasok, tayo ay tumakas mula sa bawat kawalang kabuluhan. Magalit tayo ng lubos sa mga gawa ng daan ng kasamaan. Huwag sa pagretiro ng magkahiwalay, mamuhay na mag-isa na buhay, na para bang ikaw ay ganap na nabigyan ng katwiran. Ngunit ang pagsasama-sama sa isang lugar, gumawa ng karaniwang pagtatanong tungkol sa kung ano ang may kaugnayan sa iyong pangkalahatang kapakanan. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, sa aba nila na marunong sa kanilang sarili at may mga mabait sa kanilang sariling paningin, maging isip tayo sa espiritual, maging isang perpektong templo tayo sa Diyos.
tulad ng sa atin ay namamalagi pag-isipan natin ang pagkatakot sa Diyos at sundin natin ang kanyang mga utos upang magalak tayo sa kanyang mga ordinansa. Hatulan ng Panginoon ang mundo ng walang paggalang sa mga tao. Ang bawat isa ay tatanggap tulad ng nagawa niya. Kung siya ay matuwid, ang kanyang katwiran ang mangunguna sa kanya. Kung siya ay masama, ang gantimpala ng kasamaan ay nasa harap niya. Maging maingat, baka huwag magpahinga sa aming kaginawahan tulad ng mga tinawag ng Diyos. Dapat tayong makatulog sa ating mga kasalanan at ang masamang prinsipe pagkakaroon ng kapangyarihan sa atin ay dapat na itulak tayo mula sa kaharian ng Panginoon. At higit pa ay nararapat na pansinin ito. Mga kapatid ko, kung pagninilayan mo at masdan ng pagkatapos na napakaraming mga tanda at kababalaghan ay nagawa sa Israel, sa gayon, pinabayaan sila. Pag-iingat tayo, baka tayo ay matagpuan na tumutupad sa kasabihan tulad ng nasusulat. Marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang napili. Kabanata 5. Sapagkat sa kadahilanang ito ay tinitiis ng Panginoon na ibigay ang kanyang laman sa katiwalaan upang tayo ay mabalaan sa pamamagitan ng kapatawaran ng mga kasalanan na nagawa sa pamamagitan ng kanyang dugo na pagdidilig sapagkat nasusulat tungkol sa kanya. Bahagyang may kaugnayan sa Israel at bahagyang sa atin. At sinabi ng banal na kasulatan, siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang at pinangahas ang ating mga kasamaan. Sa pamagitan ng kanyang mga guhitan, tayo ay gumaling. Siya ay dinala bilang isang tupa sa patayan at bilang isang kordero na pipi sa harap ng tagapaggupit sa makatuwid. Nararapat nating pasalamatan ang Panginoon sapagkat ipinakilala niya sa atin ang mga bagay na nakaraan at binigyan tayo ng karunungan tungkol sa mga bagay na naroroon. At hindi tayo iniwan ng walang pangunawa sa mga bagay na darating. Ngayon, sinasabi ng banal na kasulatan, hindi makatarungan ang mga lambat na kumakalat para sa mga ibon. Nangangahulugan ito na ang tao ay namamatay ng makatarungan na sapagkat pagkakaroon ng kaalaman sa daan ng matuwid ay tumakbo patungo sa kadiliman. At higit pa, mga kapatid ko, kung nagtitiis ang Panginoon para sa ating kaluluwa, siya bilang Panginoon ng mundong buong mundo na sinasabi ng Diyos sa pundasyon ng mundo, gawin natin ang tao ayon sa ating imahe at ayon sa ating pagkakahawig. Mangunawaan kung paano ito nagtitiis upang magdusa sa kamay ng mga tao. Ang mga propeta, nakakakuha ng biyaya mula sa kanya, ay naghula tungkol sa kanya. At siya, yamang nararapat siyang magpakita sa laman upang maalis niya ang kamatayan at ibunyag ang pagkabuhay na muli mula sa mga patay. Nagtiyaga kung ano ang katulad ng ginawa niya upang matupad niya ang pangako na ginawa sa mga magulang at sa pamagitan ng paghahanda ng isang bagong tao para sa kanyang sarili, maaring ipakita habang naniniraan siya sa mundo na siya, kapag binuway niya ang sangkatauhan, ay hahatulan din sila. Bukod dito, nagtuturo sa Israel at gumawa ng napakaraming mga himala at mga palatandaan ay pinangaral niya sa kanya ang katotohanan. At mahal na mahal siya. Ngunit nang pumili siya ng kanyang sariling mga apostoles na kung saan ipinangaral ang kanyang ebanghelyo, ginawa niya mula sa mga makasalanan kesa sa
lahat ng kasalanan upang ipakita niya ang dumating siya, hindi upang tawagan ng mga matuwid, ngunit ang mga makasalanan upang magsisi. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos, sapagkat kung hindi siya naparito sa laman, paano maliligtas ang mga tao sa pamamagitan ng pagtingin sa kanya? Dahil ang pagtingin sa araw na kung saan ay ititigil na umiiral at ang gawain ng kanyang mga kamay, ang kanilang mga mata ay hindi makayanan ang kanyang mga sinag. Ang anak ng Diyos sa makatuwid ay dumating sa laman na may ganitong pananaw upang maipadala niya sa isang ulo ang kabuuan ng kanilang mga kasalanan na naguusig sa kanyang mga propeta hanggang sa kamatayan. Para sa hangaring ito, kung gayon, nagtiis siya sapagkat sinabi ng Diyos, ang stroke ng kanyang katawan ay laman mula sa kanila. Kapag nasasaktan ko ang pastol, kung magkagayoy, magkakalat ang mga tupa sa kawan. Siya mismo ang nagnanais na magdusa sapagkat kinakailangan magdusa siya sa puno. Sapagkat sabi ng nanguhula tungkol sa kanya, ipagtiwas mo ang aking kaluluwa sa tabak. Itali mo ang aking laman ng mga kuko sapagkat ang mga kapulungan ng masama ay bumangon laban sa akin. At muling sinabi niya, narito, ibinigay ko ang aking likuran sa mga hampas at ang aking mga pisngi sa mga stroke at iniligay ko ang aking muka bilang isang matibay na bato. Kabanata 6. Kung kailan tinupad niya ang utos, ano ang sinabi niya? Sino ang makikipagtalo sa akin? Hayaan siyang sumalungat sa akin? O sino siya na papasok sa paghatol sa akin? Lumapit siya sa alipin ng Panginoon. Sa aba ninyo, sapagkat lahat kayo ay matanda, tulad ng isang damit, at ang tangke ay kakainin kayo. At muling sinabi ng propeta, yamang bilang isang makapangyariang bato ay inilatag para sa pagdurog. Narito, inahagis ko para sa mga pundasyon ng Siyon ng isang bato, mahalaga, hinirang, isang sulok na bato, marangal. Susunod, ano ang sabi niya? At siya ay magtitiwala doon ay mabubuhay magpakailanman. Ang pag-asa ba natin kung gayon sa isang bato? Malayo rito. Ngunit ang wika ay ginagamit yamang iniligay niya ang kanyang laman bilang isang pundasyon na may kapangyarihan sapagkat sinabi niya at iniligay niya ako bilang isang matatag na bato. At ang propeta ay muling nagsabi, ang bato na tinakwil ng mga nagtayo ay naging pinuno ng sulok. At muli niyang sinabi, ito ang dakila at kahangahang araw ng ginawa ng Panginoon. Sinusulat ko ng mas madali sa iyo upang maunawaan mo. Ako ang nagsarado ng salot ng iyong pag-ibig. Ano kung gayon? Muling sinabi ng propeta, ang kapulungan ng mga masasama ay pumapaligid sa akin. Palibutan nila ako tulad ng mga bubuyog na may pulot-pukyutan. At sa aking damit ay nagpapalitan sila. Yamang sa makutuwid na malapit siyang magpakita at magdusa sa laman, ang kanyang pagdurusa ay naitukoy na sapagkat ang propeta ay nagsasalita laban sa Israel. Sa aba ng kanilang kaluluwa sapagkat sila ay nagpayo ng isang masamang payo laban sa kanilang sarili na sinasabi, ikagapos natin ng matuwid sapagkat hindi siya nakalulugod sa atin. At sinabi rin ni Moses sa kanila, narito ang mga bagay na ito. Sabi ng Panginoong Diyos, pumasok sa mabuting lupain na isinumpa ng Panginoon na ibinigay kay Abraham at Isaak at Jacob at pagmamana mo ito.
siyang lupain na dumadaloy ng gatas at honey. Kung gayon, sabi ng kaalaman, alamin, tiwala, sabi niya, sa kanya na dapat ipakilala sa iyo sa laman. Iyon ay si Jesus. Sapagkat ang tao ay lupa sa isang naghihirap na kalagayan, sapagkat ang pagbuo ni Adan ay mula sa balat ng lupa. Ano ibig sabihin nito? Sa mabuting lupain? Isang lupain na dumadaloy ng gatas at pulot? Papalad ng ating Panginoon na naglalagay sa atin ng karunungan at pag-unawa sa mga lihim na bagay. Sapagkat sinabi ng propeta, sino ang makakaintindi ng talinghaga ng Panginoon maliban sa marunong at matalino? At sino ang umiibig sa kanyang Panginoon? Yamang sa gayon na ibago tayo sa pamagitan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ginawa niya tayo ayon sa isang pang-pattern o anyo. Ito ay kanyang layunin na makuha natin ang kaluluwa ng mga bata. Yamang binuwat tayo muli ng kanyang Espiritu. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa atin, samantalang siya ay nagsasalita sa anak, gawin natin ng tao ayon sa aming imahe at ayon sa amang pagkakahawig at hayaan silang magkaroon ng kapangyarihan sa mga hayop ng lupa at mga ibon ng langit at mga isda ng dagat. At sinabi ng Panginoon, nang makita ang makatarungan nilalang na tao, dagdagan mo at dumami at punitin muli ang mundo. Ang mga bagay na ito ay sinalita sa anak. Muli, ipapakita ko sa iyo kung paano tungkol sa amin. Nagawa niya ang pangalawang paraan sa mga huling araw na ito. Sinabi ng Panginoon, narito, gagawin ko ang huling katulad ng una, kaugnay nito. Kung gayon, inihayag ng propeta, pumasok kayo sa lupain na dumadaloy ng gatas at pulot at magkaroon ng pamamahala dito. Masdan sa makatuwid, kami ay na-reform tulad ng sinabi niya sa ibang propeta. Narito, sabi ng Panginoon, aalisin ko ang mga ito sa makatuwid nga mula sa mga hinihintay ng Espiritu ng Panginoon. Ang kanilang mga matigas na puso at ako ilalagay ang mga puso ng laman sa loob nila sapagkat siya ay ipakikita sa laman at maninirahan sa gitna natin. Sapagkat ang mga kapatid ko, ang tahanan ng ating puso ay isang banal na templo sa Panginoon. Sapagkat muling sinabi ng Panginoon, at saan ako lalabas sa harap ng Panginoon kong Diyos at luwalhatiin, sinabi niya, ipagtatapat ko sa iyo sa simbahan sa gitna ng aking mga kapatid at pupurihin kita sa gitna ng kapulungan ng mga banal. Kung gayon, tayo mga pinamumunuan niya sa mabuting lupain. Anong ibig sabihin ng gatas at pulot? Ito na kung paanong ang sanggol ay pinapanatili ng buhay sa pamagitan ng pulot at pagkatapos ay sa pamagitan ng gatas, gayon din tayo na binigyan ng buhay at pinapanatiling buhay sa pamagitan ng pananampalataya, ng pangako at sa pamagitan ng salita ay mabubuhay na nagahari sa mundo. Ngunit sinabi niya sa itaas, dagdagan nila at ilong sa mga isda. Sino nga kaya ang namamahala sa mga hayop o sa mga isda o sa mga ibon ng langit? Sapagkat nararapat nating makita na ang pamamahala ay nagpapahiwatig ng otoridad. Kaya't ang isa ay dapat mag-utos at mamuno. Kung gayon, hindi ito umiiral sa ngayon. Gayon pa man ay pinapangako niya ito sa atin. Kailan? Kapag tayo mismo ay napasakdal upang maging mga tagapagmana ng tipan ng Panginoon. Kung gayon,
Alalahanin ninyo kayong mga anak ng kagalakan na ang mabuting Panginoon ay pinahalata ng lahat ng mga bagay sa amin upang malaman natin kung kanino dapat nating gawin ang lahat upang magbigay ng pasasalamat at papuri. Kung kaya nga ang anak ng Diyos na siyang Panginoon ang lahat ng bagay at kung sino ang hahatulan ang mga buhay at namatay ay nagdusa na ang kanyang stroke ay mabigyan tayo ng buhay, maniwala tayo na ang anak ng Diyos ay hindi maaaring magdusa maliban sa atin. Bukod dito, kapag naayos sa krus, binigyan niya siya ng uminom ng suka at apdo. Suka at apdo. Pakinggan kung paano ang mga pari ng mamayan ay nagbigay ng mga naunang pahiwatig tungkol dito. Ang kanyang utos na nakasulat, ang Panginoon ay nag-utos na ang sinumang hindi tumupad ng pag-aayuno ay papatayin, sapagkat siya rin mismo ang maghahandog sa sakripisyo para sa ating mga kasalanan ang daluyan ng Espiritu, upang uri ay itinatag kay Isaak kapag siya ay inalok sa altar ay maaaring ganap na magawa. Ano kung gayon? Sabi niya sa propeta. Hatayan silang kumain ng kambing na inalok na may pag-aayuno para sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Dumalo ng mag-ingat at hayaan ang lahat ng mga pari na kumain ng panloob, hindi tinatad ng suka. Bakit? Sapagkat sa akin na maghahandog ng aking laman dahil sa mga kasalanan ng aking bagong bayan, ay bibigyan mo ng abdo na uminom ng suka. Kumain ka lang habang ang bayan ay nag-aayuno at nagluluksa sa sako at abo. Ang mga bagay na ito ay nagawa upang maipakita niya sa kinakailangan para sa kanya na magdusa para sa kanila. Paano kung gayon? Pinatupad ang utos. Bigyan ang iyong pansin. Kumuha ng 2 kambing na mahusay na aspeto at katulad na bawat isa at hinandog sa kanila. At kunin ng pari ang isa bilang handog na susunugin para sa mga kasalanan. At ano ang dapat nilang gawin sa iba? Isinumpa, sabi niya, siya ang isa. Markahan kung paano lumabas ang uri ni Jesus ngayon. At lahat kayo ay dumura dito at tinusok ito at pinalibutan ang ulo nito ng mapulan na lana at sa gayon ay itulak ito sa ilang. At kung nagawa ang lahat ng ito, ang nagdadala ng kambing ay dadalhin niya sa disyerto at inalis ang balahibong mula dito at ang mga lugar na nasa isang palumpong na tinatawag na Raktia, na kung saan ay nasanay na rin tayong kumain ng mga prutas kapag tayo ay hanapin mo sa bukid. Sa gitong uri ng palumpong nag-iisa ang mga bunga ay matamis. Bakit pagkatapos muli ito, bigyan ng mabuti, nakikita mo ang isa sa mga dambana at ang iba ay sinumpa? At bakit nakikita mo ang isang sinumpa na kinaroroonan? Sapagkat makikita nila na siya noon sa araw na iyon na mayroong isang pulang balabal tungkol sa kanyang katawan hanggang sa kanyang mga paa. At sasabihin nila, hindi baga ito ang kanyang kinamumuyan at sinaksak at pinaglaruan at ipinako sa krus? Tunay ito siya na nagpahayag ng kanyang sarili na anak ng Diyos para sa kung paano siya katulad sa kanya. Sa pananaw nito, hinihiling niya ang mga kambing na maging mabuting aspeto. At katulad nito, na anang makita nila na siya ay nadarating, maaari silang magdaka sa pagkakahawig ng kambing. Masdan kung gayon ang uri ni Jesus na magdusa, ngunit bakit iniligay nila ang balahibo sa gitna ng mga tinik? Ito isang uri na tinakda ni Jesus bago ang pananaw ng simbahan. Inilalagay nila ang lana sa gitna ng mga tinik upang ang sinumang nagnanais na dalhin ito ay maaring makahanap
ng kinakailangan magdusa ng labis sapagkat mabango ang tinik at sa gayong makuha lamang ito bilang resulta ng pagdurusa. Gayto rin ang sabi niya, yung nais makita ako at hawak sa aking kaharian. Dapat sa pamamagitan ng pagdurusa at pagdurusa ay makukuha sa akin. Kabanata 8. Ngayon, ano sa palagay mo ito ay isang uri ng naang isang utos ay ibinigay sa Israel na ang mga kalalakihan na pinakadakilang kasamaan ay dapat mag-alok ng isang baka at papatayin at susunugin at pagkatapos ay kukunin ng mga batang lalaki ang abo at ilalagay ang mga ito sa mga sisitlan at igagapos ang isang stick na lilang ng lana kasama ang hisopo at sa gayon ay dapat iwisik ng mga batang lalaki ang mga ito isa-isa upang sila ay linisin mula sa kanilang mga kasalanan. Isaalang-alang kung paano siya nakikipag-usap sa iyo ng simple. Ang guya ay si Jesus. Ang mga makasalanang tao na nag-aalok nito ay ang mga humahantog sa kanya sa pagpatay. Ngunit ngayon, ang mga kalalaki na hindi naman nagkasala, hindi na ituturing ng makasalanan at ang mga batang nagwiwisik ay yaong nagpahayag sa atin ng kapatawaran ng mga kasalanan at paglilinis ng puso. Sa mga ito'y binigyan niya ng otoridad na ipangaral ang Ebanghelyo bilang 12 sa bilang katumbas ng 12 tribo ng Israel. Ngunit bakit may 3 batang lalaki na nagbubuhos upang makatugma kay Abraham at Isaac at Jacob sapagkat ang mga ito ay dakila sa Diyos? At bakit iniligay ng lana sa kahoy? Sapagkat sa pamamagitan ng kahoy ay hinawakan ni Jesus ang kanyang kaharian upang ang sa pamamagitan ng krus, yaong naniniwala sa kanya ay mabubuhay magpakailanman. Ngunit bakit sumali sa hisop ang lana? Sapagkat sa kanyang kaharian ang mga araw ay magiging pasama at marumi kung saan tayo ay maliligtas. At dahil sa naghihirap sa katawan ay pinagaling sa pamamagitan ng paglilinis ng bisa ng hisop o hisop. At sa bagay na ito, ang mga bagay na nakatayo sa ganito ay malinaw sa amin. Ngunit malabo sa kanila dahil hindi nila narinig ang tinig ng Panginoon. Kabanata 9. Sinasabi pa niya ang tungkol sa ating mga tenga. Kung paanong tinuli niya silang dalawa at ang ating puso, sinabi ng Panginoon sa propeta, sa pagdinig ng tenga ay sinunod nila ako. At muling sinabi niya, sa pamagitan ng pakikinig, maririnig ng mga nasa malayo, malalaman nila kung ano ang aking ginawa. At ang maging tuli kayo sa inyong mga puso, sabi ng Panginoon. At muling sinabi niya, makinig ka, O Israel, sapagkat ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Panginoon mong Diyos. At muling pinahayag na ang Espiritu ng Panginoon. Sino ang nais niyang mabuhay magpakailanman? Sa pamagitan ng pakikinig, pakinggan niya ang tinig ng aking lingkod. O muling sinabi niya, makinig ka, O langit, at makinig ka, O lupa, sapagkat ang Diyos ay nagsalita. Ang mga ito ay nasa patunay. At muling sinabi niya, makinig sa salita ng Panginoon kayong mga pinuno ng bayang ito. At muling sinabi niya, makinig kayo, mga anak, ang tinig na isang umiiyak sa ilang. Kaya tinuli niya ang ating mga tenga upang marinig natin ang kanyang salita at maniwala dahil ang pagtutuli na kanilang pinagkakatiwalaan ay napatay. Sapagkat ipinahayag niya ang mga pagtutuli ay hindi mula sa laman. Ngunit sila ay lumabag sapagkat ang isang masamang anghel ay nilinglang sila. Sinabi niya sa kanila, ang mga bagay na ito ay nagsasabi ng Panginoong inyong Diyos, narito, nakakita ako ng isang bagong utos. Huwag kang magasik sa mga tinik, kundi tuli ang iyong sarili sa Panginoon. At bakit nagsasalita siya sa ganito? Tuli ang katagasan ng iyong puso. At huwag patigasin ang iyong leeg. At muli, narito sabi ng Panginoon, lahat ng mga bansa ay hindi tuli sa laman, ngunit ang bayang ito ay hindi tuli sa puso. Ngunit sasabihin mo, oo, tunay na mga tao ay tinuli para sa isang selyo.
Ngunit gayon din ang bawat Syrian at Arab at lahat ng mga saserdote ng mga idolo narito rin kaya sa loob ng bono ng kanyang tipan. Oo, nagsasagawa rin ng pagtutuli ang mga taga-Egypt. Alamin kong gayon ang mga anak ko tungkol sa lahat ng mga bagay na mayaman na si Abraham ang una nag-utos na pagtutuli na naghihintay ng Espiritu kay Jesus. Nagsagawa ng ritual na iyon na tinanggap ang mga hiwaga ng tatlong liham. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan at tinuli ni Abraham ang 10,800 lalaki sa kanyang sambahayan. Kung gayon, ano ang kaalaman na ibinigay sa kanya? Sa ito, alamin ang 18 at pagkatapos ay ang 300. Ang 10,800 sa gayon ay minarkahan, 10 sa pamamagitan ng 1 at 8 ni Etz ay mayroong kang ang mga inisyal ng pangalan ng Jesus. At dahil ang krus ay ipahayag ang biyaya ng ating pagtutubos sa pamamagitan ng liham, ang sabi din 300. Kung gayon, pinapahiwatig niya si Jesus sa pamamagitan ng 2 titik at ang krus sa pamamagitan ng 1. Alam niya ito na naglagay sa loob natin ng nakaukit na regalo ng kanyang doktrina. Walang sino man tinanggap sa akin sa isang mas mahusay na paraiso, na piraso ng kaalaman kesa dito. Ngunit alam kong karapat-dapat ka. Ngayon, bakit sinabi ni Moses, hindi mo kakainin ang baboy, o ang agila, o ang lawin, o ang uwak, o anumang isda na hindi nagmamay-ari ng mga kaliskis? Niyakap niya ang 3 doktrina sa kanyang isip sa paggawa nito. Bukod dito, sinabi ng Panginoon sa kanila sa Deuteronomio, at itatatag ko ang aking mga ordinansa sa mga taong ito. Mayroon bang hindi utos ng Diyos na hindi nila dapat kainin ang mga bagay na ito? Mayroon ngunit nagsalita si Moses na may isang sanggunian sa Espiritu. Dahil dito'y tinawag niya ang mga babo ay gaya ng sasabihin, huwag kang makisama sa mga lalaking katulad ng mga baboy, sapagkat kung sila ay nabubuhay sa kasiyahan, nakalimutan nila ang kanilang Panginoon. Ngunit kapag sila ay nais kinikilala nila ang Panginoon, at ang mga baboy kung kumain na ay hindi kinikilala ang Panginoon nito. Ngunit kapag nagugutom ay sumisigaw ito, at sa pagtanggap ng pagkain ay tahimik ulit. Ni makakain ka, sabi niya, ang agila o ang lawin o ang saranggola o ang uwak, huwag kang sumali sa iyong sarili. Ang ibig niyang sabihin sa mga taong hindi alam kung paano makakuha ng pagkain para sa kanilang sarili sa pamamagitan ng paggawa at pawis, ngunit sakupin ang iba sa kanilang kasamaan. At bagaman nakasuot ng isang aspeto ng pagiging simple, ay nasa panoorin upang pagnanakaw ang iba. Kaya't ang mga ibon na ito, habang nakaupo sila ng walang ginagawa, nagtanong kung paano nila mailamon ang laman ng iba na pinatutunayan ang kanilang sarili na peste sa lahat. At hindi ka kakain, sabi niya, ang lampara o ang polypus o ang cattle piece. Ibig sabihin niya, huwag kang sumali sa iyong sarili o maging tulad sa mga taong hindi banal hanggang sa wakas at nahatulan ng kamatayan. Sa katulad ng paraan tulad ng mga isda, sa itaas sinumpa, lumulutang sa kalaliman, hindi lumalangoy sa ibabaw tulad ng iba. Ngunit
gawin ang kanilang pananatili sa putik na nasa ilalim ng ilalim. Bukod dito, huwag kang sinabi niya kumain ng libre. Bakit? Hindi ka magiging masamang lalaki o tulad ng tulad nito. Sapagkat dumarami ang libre, taon-taon ang mga lugar ng paglilihi nito. Sa loob ng maraming taon na nabubuhay ito ng maraming mayroong nito. Bukod dito, huwag kang kakain ng yena. Ibig sabihin niya, huwag kang mangalunya o masamang tao o maging katulad sa mga ganyan. Bakit? Sapagkat ang hayop na taon-taon ay nagbabago sa kasarian at sa isang pagkakataon, lalaki at sa ibang babae. Bukod dito, nararapat na sinira niya ang whistle. Sapagkat ang ibig sabihin niya, hindi ka magiging katulad sa mga naririnig namin na gumagawa ng kasamaan sa bibig dahil sa kanilang karumihan. At hindi ka sasali sa mga maruming kababaihan na gumawa ng kasamaan sa bibig ang bibig. Pagkatapos ay naglabas si Moses ng tatlong doktrina tungkol sa mga karne na may espiritual na kahulugan. Ngunit tinanggap nila ang mga ito ayon sa laman na pagnanasa na parabang nagsasalita lamang siya ng literal na karne. Si David, gayunpaman, nauunawa ng kaalaman sa tatlong mga doktrina at nagsasalita ng katulad na paraan. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng mga di banal. Kahit na ang mga isda, tinutukoy, ay pumapasok sa kadiliman, sa dagat at hindi tumayo sa daan ng mga makasalanan tulad ng mga nagsasabing takot sa Panginoon, ngunit naligaw tulad ng mga baboy at hindi nakaupo sa upuan ng mga manluloko kahit na ang mga ibon na naghihintay sa biktima. Kumuha ng isang buo at matatag na pagkaunawa sa kaalaman ng spiritual na ito. Ngunit, sinasabi pa rin ni Moises, kayo ay kakain ng bawat hayop na may kulturang may paa. Anong ibig sabihin niyang ipawatig? Ang hayop na nagsasalita ay nagpapahiwatig sa kanya na sa pagtanggap ng pagkain, ikinikilala siya na nagpapakain sa kanya at nasiyan sa pamagitan ng kanya ay malinaw na natutuwa. Mabuti ang nagsalita, Moises, na may paggalang sa utos. Kung gayon, anong ibig niyang sabihin na nararapat nating samahan ang ating sarili sa mga natatakot sa Panginoon? Yaong mga nagmumuni-muni sa mga sa kanilang puso sa utos na kanilang pagtanggap. Natanggap. Yaong parehong nagsasabi ng mga kahatulan ng Panginoon at sinusunod ang mga ito, yaong nakakaalam na pagmumuni-muni ay isang gawa ng kasiyahan. At sino ang nagbubulungan sa salita ng Panginoon? Ngunit anong ibig sabihin ng paa na may kurbata? Na ang taong matuwid ay naglalakad din sa mundong ito? Subalit, inaasahan ng banal na estado na darating masdan kung gaano kahusay ang pinagbabatas ni Moses. Ngunit, paano imposible para sa kanila na maunawaan ang mga bagay na ito? Kung gayon, nararapat nating nauunawaan ang kanyang mga utos, ipaliwanag ang mga ito ayon sa nais ng Panginoon. Para sa layuning ito, tinuli niya ang ating mga tenga at puso. Upang maunawaan natin ang mga bagay na ito. Kabanata 11. Patuloy natin tanungin kung alagaan ng Panginoon ang pag-iingat ng tubig ng binyag at krus. Tungkol sa tubig sa katunayan, ito ay nakasulat patungkol sa mga Israelita na hindi nila dapat tatanggapin ang bautismo na humantong sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ngunit dapat kumuha ng iba pa para sa kanilang sarili
kaya't idiniklara ng propeta, magtataka ka, o langit, at hayaang manginginig ang lupa, sapagkat ang bayang ito ay nakagawa ng dalawang malaking kasamaan. Pinabayaan nila ako isang buhay na bukal at nagsumite para sa kanilang sarili ng nasirang mga balon. Ang aking banal na burol ng Sion ay isang sira na bato, sapagkat kayo ay magiging gaya ng mga langgam ng ibon na lumilipad kapag ang pugad ay aalisin. At muling sinabi ng propeta, ako ay pupunta sa unahan mo at ibubuhos ko ang mga bundok at sisirain ko ang mga tanso na braso at igugupog ang mga bakal na bakal at bibigyan kita ng lihim na nakatago, hindi nakikitang mga kayamanan upang sila ay maaaring alamin na ako ang Panginoong Diyos na siyang tatahan sa isang matayog na yungib ng matibay na bato. Bukod dito, ano ang sinabi niya tungkol sa anak? Tiyak ang kanyang tubig, makikita mo ang hari sa kanyang kaluwalhatian at ang iyong kaluluwa ay magmumuni-muni sa takot sa Panginoon. At muli ay sinabi niya sa ibang propeta, ang taong gumagawa ng mga bagay na ito ay magiging tulad ng isang punong kahoy na itinanim sa pamagitan ng mga daloy ng tubig. Magbubunga ng bunga sa tamang panahon at ang kanyang dahon ay hindi malalanta at lahat ng ginagawa niya ay magpapalago, hindi gaya ang mga di makadiyos, hindi ganoon, kundi tulad ng tahop na hinihiwa ng hangin mula sa ibabaw ng lupa. Kaya't ang mga di banal ay hindi tatayo sa paghuhukom o ang mga makasalanan na sa payo ng mga makatarungan, sapagkat ang Panginoon ay nakaalam ng daan ng matuwid. Ngunit ang daan ng mga di makatao mapapahamak. Markahan kung paano niya inilarawan ng sabay-sabay ang tubig at krus. Para sa mga salitang ito ay nagpapahiwatig mapalad ang mga naglalagay ng kanilang tiwala sa krus. Bumababa sa tubig sapagkat sabi ni siya, tatanggap sila ng kanilang gantimpala sa takdang oras. Pagkatapos ay ipapahayag niya, gagantihin ko sila. Ngunit ngayon sinabi niya, ang kanilang mga dahon ay hindi malalanta. Nangangahulugan ito na ang bawat salita na lumalabas sa iyong bibig sa pananampalataya at ibig, pag-ibig ay may posibilidad na magdala ng pagbabalik loob at pag-asa sa marami. Muli, sinasabi ng isang propeta, at ang lupain ni Jacob ay aayusin sa itaas ng bawat lupain. Nangangahulugan ito ng daluyan ng kanyang espiritu na liwalhatiin niya. Bukod dito, ano ang sabi niya? Mayroong isang ilog na dumadaloy sa kanan at mula roon ay lumilitaw ang magagandang mga puno. At sino mang kumain ng mga ito ay mabubuhay magpakailanman. Nangangahulugan ito na ang talagang bumaba tayo sa tubig na puno ng mga kasalanan at karumihan. Ngunit bumangon na nagbubunga sa ating puso na may takot sa Diyos ay nagtitiwala kay Jesus sa ating espiritu at ang sinumang kumain ng mga ito ay mabubuhay magpakailanman. Nangangahulugan ito ang sinumang pahayag niya ay makikinig sa iyo na nagsasalita at maniniwala ay mabubuhay magpakailanman. Kabanata 12. Ang mga cross ng Kristo ay mabuti sa katotohanan ng lumang pagsusulit. Sa katulad ng paraan, tinutukoy niya ang krus ni Kristo sa ibang propeta na nagsasabing, at kailan magaganap ang mga bagay na ito? At sinabi ng Panginoon, kapag ang isang puno ay babaluktot at muling babangon,
at kapag ang dugo ay aagos mula sa kahoy, narito muli mayroon kang isang pagpapalagayang loob tungkol sa krus, sa kanya na dapat ipako sa krus. Ngunit muli niyang isinalita ito'y tungkol kay Moises na ang Israel ay sinalakay ng mga estranghero upang paalalahanan niya na sila kapag binantayan na dahil sa kanilang mga kasalanan sila ay hinatid sa kamatayan. Ang Espiritu ay nagsasalita sa puso ni Moises na siya ay gumagawa ng isang figura ng krus at tungkol sa kanya na magdusa doon, sapagkat maliban na lamang kung sila ay tumitiwala sa kanya, sila ay tatagpasan magpakailanman. Kaya't iniligay ni Moises ang isang sandata sa itaas ng isa pang sa gitna ng burol at nakatayo roon upang mas mataas kaysa sa lahat ng mga tao. Inunat niya ang kanyang mga kamay at sa gayon muling nakuha ng Israel ang kasanayan. Ngunit nang muling ibinaba niya ang kanyang mga kamay, muli silang nawasak. Para sa anong dahilan? Upang ang malaman nila na hindi sila maisalba maliban kung inilalagay nila ang kanilang tiwala sa kanya. At sa ibang propeta ay idiniklara niya, sa buong araw ay inunat ko ang aking mga kamay sa isang taong hindi naniniwala at isa na nakakamit ang aking matuwid na daan. At muling gumawa si Moses ng isang uri ni Jesus, magpapahiwatig na kinakailangan magdusa siya at maging siya ang magiging may akda ng buhay sa iba na paniniwalaan nilang nawasak sa krus noong ang Israel ay nabigo. Sapagkat yamang ang pagsalangsang ay ginawa ni Eva sa pamagitan ng ahas, isinakatuparan ng Panginoon na ang bawat uri ng mga ahas ay pinahiga sila at namatay sila upang mapatunayan niya sila na dahil sa kanilang paglabag ay binigyan sila ng hanggang sa mga kalagayan ng kamatayan. Bukod dito, si Moses nang siya ay mag-utos, hindi ka magkakaroon ng isang larawan ng inanyuan o tinunaw na imahe para sa iyong Diyos, upang ito ay magpakita ng isang uri ni Jesus. Pagkatapos ay gumawa si Moses ng isang ahas na ahas at inilagay ito sa isang sinag, at sa pamagitan ng pagpapahayag ay tipunin ang mga tao. Kung gayon, nang magkasama sila, hiniling nila kay Moses na mag-alay siya ng sakripisyo para sa kanila at manalangin para sa kanilang paggaling. At si Moses ay nagsalita sa kanila na sinasabi, "Kung sino man sa inyo ay makagat ay lumapit siya sa ahas na nakalagay sa poste, at umasa siya at maniwala na kahit patay ay mabibigyan siya ng buhay at kaagad siya ay maibabalik." At ginawa nila ito. Mayroong karing ito, isang indikasyon ng kaluwalhatian ni Jesus, sapagkat sa kanya at sa kanya ang lahat ng mga bagay. Ano muli, sabi ni Moses kay Jesus, "Joshua na anak ni Nadab, nang ibigay sa kanya ang pangalang ito bilang isang propeta na may ganitong pananaw lamang, upang marinig ng lahat ng tao na ibubunyag ng Ama ang lahat ng mga bagay tungkol sa kanyang anak na si Jesus, sa anak ni Nadab. Ang pangalang ito ay ipinagkaloob sa kanya nang siya ay ipadala sa kanya upang tiktik ang lupain. Sinabi niya, kumuha ng isang libro sa iyong mga kamay at isulat kung ano ang ipapahayag ng Panginoon na anak ng Diyos. Ay sa mga huling araw na maputol mula sa mga ugat ng lahat ng bahay ni Amalek, narito muli si Jesus na pinahayag sa pamagitan ng uri at salaman, ay hindi ang anak ng tao kundi ang anak ng Diyos. Yamang si makatuwid, sasabihin nila na si Kristo ay anak ni David na natatakot at nauunawaan ang pagkakamali ng mga masama. Sinabi niya, "Sinasabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa gawin kong mga kaaway ang iyong mga paa." At muli, ganito ang sabi ni Isaias, sabi ng Panginoon kay Kristo,
aking Panginoon. Nang anak, kanang kamay ko ay hinahawakan na ang mga bansa ay magpapasakop sa kanyang harapan at aking ibabali ang lakas ng mga hari. Masdan kung paano itinawag siya ni David na Panginoon at anak ng Diyos. Kabanata 13. Ngunit tingnan natin kung taong ito ang takapagmana o ang dating at kung antipan ay sa atin o sa kanila. Makinig kayo ngayon kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga tao. Ipinagdasal ni Isaac si Rebecca na kanyang asawa sapagkat siya ay baog at siya ay naglihi. Bukod dito, lumabas si Rebecca upang magtanong sa Panginoon at sinabi ng Panginoon sa kanya, dalawang bansa ang nasa iyong sinapupunan. Ang dalawang bayan sa iyong tiyan at isang bayan ay lalampas sa isa pa. At ang leader ay maglilingkod sa bata. Yung elders ay maglilingkod sa bata. Dapat mong maunawaan kung sino si Isaac na si Rebecca at tungkol sa kung anong mga tao na ipapahayag niya na ang taong ito ay dapat na dakila kaysa sa isa. At sa ibang hula ay binanggit ni Jacob ng mas malinaw sa kanyang anak ni si Jesse. Na siya sabi, narito, hindi ako inalis ng Panginoon sa iyong presensya. Dalhin mo sa akin ang iyong mga anak upang aking pagpalain sila. At dinala niya si Manasses at si Ephraim. Naghangad na mapalad si Manasses sapagkat siya ang elder. Sa pananaw na ito ay dinala siya ni Jose sa kanang kamay ng kanyang amang si Jacob. Ngunit nakita ni Jacob sa espiritu ang uri ng mga tao na babangon ng pagkatapos. At ano ang nagsasabi sa banal na kasulatan? At binago ni Jacob ang direksyon ng kanyang mga banda at inilagay ang kanyang pakikipaglaban sa ulo ni Ephraim, ang pangalawa at mas bata, at pinagpala siya at sinabi ni Jose kay Jacob, ibalik ang iyong kanang kamay sa ulo ni Manasses sapagkat siya ang aking panganay na anak. At sinabi ni Jacob, alam ko ito, anak ko. Alam ko, datapat ang elder ay maglilingkod sa nakababata. Gayon may pagpapalain din siya. Nakita ninyo kung kanino niya iniligay ang kanyang mga kamay, na ang bayang ito ang magiging una at tagapagmana ng tipan. Kung gayon pa rin, ang parehong bagay ay na-intimid sa pamamagitan ni Abraham na abot namin ang pagiging perpekto ng aming kaalaman. Kung gayon, anong sabi niya kay Abraham? Sapagkat naniniwala ka, pinapahiwatig sa iyo na para katwiran narito, ginawa kitang ama ng mga bansa ng iyong naniniwala sa Panginoon abang nasa isang estado ng hindi pagtutuli. Ang Panginoon ay nagbibigay sa amin ng pagsubok na ang mga Moises ay tinanggap at ibrok. O ito ay kahit na, ngunit tanungin natin kung talagang ibinigay ng Panginoon ang tipan na ipinangako niya sa mga ama na ibibigay niya sa mga tao. Ibinigay niya ito ngunit hindi sila karapat-dapat natanggapin ito dahil sa kanilang mga kasalanan. Sapagkat sinabi ng propeta at si Moises ay nag-aayuno ng 40 araw at 40 gabi sa bundok ng Sinai upang siya ay makatanggap ng tipan ng Panginoon para sa mga tao. At natanggap niya mula sa Panginoon ang dalawang talahan na yan na nakasulat sa Espiritu sa pamamagitan ng daliri ng kamay ng Panginoon. At tinanggap sila ni Moises. Dinala sila upang ibigay sa mga tao at sinabi ng Panginoon kay Moises, 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 bumaba ka ng madali sapagkat ang iyong bayan ay nagkasala na iyong dinala mula sa lupain ng Ehipto. At nauunawaan ni Moises na muli silang gumawa ng mga larawang tinunaw at itinapon niya ang mga lamesa sa kanyang mga kamay at ang mga talanahayan ng tipan ng Panginoon ay nasira. Tinanggap ito pagkatapos ni Moses ngunit napatunayan nila ang kanilang sarili na hindi karapat-dapat.
alamin ngayon kung paano natin ito natanggap. Si Moises bilang isang alipin ay tinanggap ito. Datapwat ang Panginoon mismo na naghihirap para sa atin ay nagbigay sa atin upang tayo ay maging bayan ng mana. Ngunit siya ay nahayag upang sila ay maging sakdal sa kanilang mga kasamaan at natayo bilang mga tagapagmana ng kanya ay maaaring makatanggap ng tipan ng Panginoong Hesus na inhanda para sa katapusan nito. Na nasa pamagitan ng kanyang personal na pagpapakita, pagtubos sa ating mga puso na nasayang ng kamatayan at ibinigay sa kasalanan ng kamalian mula sa kadiliman, maaring siya ay sa pamamagitan ng kanyang salita ay pumasok sa isang tipan sa atin. Sapagkat nasusulat kung paano inutusan ng Ama na tubusin tayo mula sa kadiliman ay inutusan siya na maghanda ng isang banal na bayan para sa kanyang sarili. Kaya't idiniklara ng propeta, "Ako ang Panginoong Diyos ay tinawag ka sa katwiran at hahawak sa iyong kamay at palalakasin ka at ibibigay kita ng isang tipan sa mga tao bilang isang ilaw sa mga bansa. Buksan mo ang mga mata ng bulag at upang mailabas mula sa mga manggagapos at ang mga nakaupo sa kadiliman sa labas ng bilangguan. Kung gayon, nalalaman mo kung saan tayo natubos." At muli, sinabi ng propeta, "Narito, hinirang kita na isang ilaw sa mga bansa upang ikaw ay maging kaligtasan hanggang sa mga dulo ng mundo. Sabi ng Panginoong Diyos na tutubos sa iyo." At muli, sinabi ng propeta, "Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin sapagkat pinahiran niya ako upang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga mapagkumbaba. Sinugo niya ako upang pagilingin ang mga may pusong puso upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at pagbawi ng paningin sa mga bulag upang ipahayag ang katanggap-tanggap na taon na taon ng Panginoon at ang araw na gantimpala upang aliwin ang lahat nagdadalamhati." Kabanata 15. Bukod dito din, nakasulat tungkol sa Sabado sa Dekalogo o na kinausap ng Panginoon kay Moses sa bundok ng Sinai. "At pakabanalin mo ang Sabat ng Panginoon, nagmalinis ng mga kamay at isang dalisay na puso." At sinabi niya sa isang ibang lugar, "Kung sinusunod ng aking mga anak na lalaki ang Sabat, kung gayon, gagawin ko ang aking awa sa kanila." Ang Sabat ay binanggit sa simula ng paglikha sa gayon. At ginawa ng Diyos sa anim na araw ang mga gawa ng kanyang mga kamay at tinapos sa mga ikapitong araw at tagpahinga dito at binalaan ito, "Dumalo mga anak ko," sa kahulugan ng ekspresyon na ito. Natapos siya sa anim na araw. Pinahiwatig dito na tatapusin ng Panginoon ang lahat ng mga bagay sa 6,000 taon sapagkat isang araw ay sumakanya 1,000 taon. Ay siya mismo ay nagpatotoo na sinasabi, "Narito, ngayon ay magiging tulad ng 1,000 taon. Sa makatuwid, ang aking mga anak sa 6 na araw ay iyon ay sa 6,000 taon. Ang lahat ng mga bagay ay tapos na." At nagpahinga siya sa 7th araw. Nangangahulugan ito kapag ang kanyang anak na darating muli ay sisirain ng oras ng masamang tao at hahatulan ng hindi Diyos at babaguin ang araw at buwan at ang mga bituin. Kung gayon, siya ay tunay na magpapahinga sa 7th araw. Bukod dito ay sinabi niya, "Iyong pakabanilin ito ng dalisay na mga kamay at isang dalisay na puso." Kung sa makatuwid, ang sinuman ay maaari magpakabanal sa araw na binalaan ng Diyos, maliban na siya ay dalisay sa puso sa lahat ng mga bagay. Kamay natin lang, narito, sa makatuwid tiyak kung gayon ang isang maayos na pagpapahinga ay nagpapabanal dito
nang tayo mismo na natanggap ang pangako. Ang kasamaan ay hindi umiiral. At ang lahat ng mga bagay na naibago ng Panginoon ay makakagawa ng katwiran. Kung gayon, maari nating kabanalin ito na nauna nating pinabanal. Bukod dito, sinabi niya sa kanila, ang iyong bagong buwan at ang iyong sabat ay hindi makatiis. Hindi ko matiis. Nalalaman mo kung paano siya nagsalita. At iyong kasalukuyan, mga sabat ay hindi tinanggap sa akin. Ngunit iyong aking ginawa, ibig sabihin nito, kapag nagbigay ng kapahingahan sa lahat ng mga bagay, gagawa ako ng simula ng ikawalong araw. Yun ay isang simula ng ibang mundo. Sa makutuwid din, pinapanatili natin ang ikawalong araw na may kasiyahan. Ang araw na muling binuhay si Jesus mula sa mga patay. At nang magpakita siya ng kanyang sarili, sumampa siya sa langit. Kabanata 16. Bukod dito, sasabihin ko rin sa iyo ang tungkol sa templo. Kung paano ang mga nakamamatay na Hudyo na nagkamali sa kamalian ay hindi nagtiwala sa Diyos mismo. Kundi sa templo bilang bahay ng Diyos. Para sa halos ayon sa pamamaraan ng mga Hintil ay sinasamba nila siya sa templo. Ngunit alamin kung paano nagsasalita ang Panginoon kapag tinatanggal ito, sino ang sumalampak sa langit ng isang spam at ang lupa gamit ang kanyang palad. Hindi ba ako? Ganito ang sabi ng Panginoon. Ang langit ay aking trono at ang lupa ang aking yapak. Anong uri ng bahay ang iyong itatayo sa akin? O ano ang lugar ng aking kapahingahan? Nalalaman mo na ang kanilang pag-asa ay walang kabuluhan. Bukod dito, sinabi niya ulit, narito ang mga nagpatalsik sa templo na ito ay itatayo muli ito. Ito ay nangyari sapagkat sa pamamagitan ng kanilang pakikipagdigma na wasak ng kanilang mga kaaway. At ngayon, sila bilang mga alipin ng kanilang mga kaaway ay itatayo ito muli, pinahayag na lungsod at templo at mga tao ng Israel ay ibibigay. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, at mangyayari sa mga huling araw na iyahatid ng Panginoon ang mga tupa ng kanyang pastulan at ang kanilang mga tupa at tore upang mapahamak. At nangyari ito tulad ng sinabi ng Panginoon. Kung gayon, tanungin natin kung mayroong pangring templo ng Diyos. Mayroon kung saan siya mismo ang nagpapahayag ng gawain niya at tapusin ito. Sapagkat nasusulat na at mangyayari kapag natapos ang linggo, ang templo ng Diyos ay itatayo sa kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoon. Sa makatuwid na pag-alaman kung mayroong isang templo, alamin kung gayon kung paano ito itatayo sa pangalan ng Panginoon. Bago tayo naniniwala sa Diyos, ang tirahan ng ating puso ay masama at mahina. Tulad ng pagiging tulad ng isang templo na ginawa ng mga kamay. Sapagkat ito ay puno ng idolatria at isang tahanan ng mga demonyo sa pamamagitan ng ating paggawa ng mga bagay na tumututol sa kalooban ng Diyos. Ngunit ito ay itatayo sa bantayan ninyo sa pangalan ng Panginoon upang ang templo ng Panginoon ay itayo sa kaluwalhatian. Paano alamin tulad ng sumusunod? Nakatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at iniligay ang ating tiwala sa pangalan ng Panginoon. Tayo ay naging mga bagong nilalang na buo muli mula sa pasimula. Kaya't sa ating tirahan, ang Diyos ay totoong nananahan sa atin. Paano ang kanyang salita
ng pananampalataya. Ang kanyang pagtawag ng pangako, ang karunungan ng mga batas, ang mga utos ng doktrina, siya mismo ang nanghuhula sa atin. Siya mismo ang naninirahan sa atin. Pagbubukas sa amin na inalipin ng kamatayan ng mga pintuan ng templo, iyon ay ang bibig. At sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng pagsisisi, ay ang pinakilala kami sa hindi mabubulok o hindi mabulok na templo. Siya ang pagkatapos na nais maligtas ay hindi tumitingin sa tao, ngunit sa kanya na tumatahan sa kanya at ang nagsasalita sa kanya namamangha nang hindi niya narinig ang nagsasalita ng gayong mga salita sa kanyang bibig. Niyang kanyang sarili ay nagnanais ng makinig. Ito ang spiritual na templo na tinayo para sa Panginoon. Kabanata 17. Hanggat maaari at magawa ng may pagkapawis, pinapahalagaan ko ang pag-asa na ayon sa aking ninanais. Hindi ko tinatanggal ang mga bagay na iyon. Sa kasalukuyan, hinihilingan pagsaalang-alang na nagdadala sa iyo iyong kaligtasan. Sapagkat kung ako'y magsusulat sa iyo tungkol sa mga bagay sa hinaharap, hindi mo maiintindihan sapagkat ang gayong kaalaman ay nakatago sa mga talinghaga. Ang mga bagay na ito ay gayon. Kabanata 18. Ngunit magpasa tayo ngayon sa ibang uri ng kaalaman at doktrina. Mayroon dalawang paraan ng doktrina at otoridad, at ang isa sa ilaw at ang iba pang kadiliman. Ngunit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawang paraan na ito, sapagkat higit sa isa ang nakalagay sa mga nagdadala ng ilaw ng mga anghel ng Diyos. Ngunit sa iba pang mga anghel ni Satanas ay siya ay talaga ang Diyos ay Panginoon magpakailanman. Ngunit siya ay si Satanas ay prinsipe ng oras ng pagkakasala. Kabanata 19. Kung gayon, ang paraan ng ilaw ay ang mga sumusunod. Kung ang may pagnanais na maglakbay sa itinalagang lugar, dapat siyang maging masigasig sa kanyang mga gawa. Sa makatuwid, ang kaalaman na ibinigay sa amin para sa layunin ng paglalakad sa ganitong paraan ay sumusunod. Mahalin mo siya nang lumikha sa iyo. Luwalhatiin mo siya na tinubos ka mula sa kamatayan. Ikaw ay magiging simple sa puso at mayaman sa espiritu. Huwag kang makisali sa iyong mga lumalakad sa daan ng kamatayan. Ikaw ay mapuot na gumawa na kung ano ang hindi kasiyasiya sa Diyos. Ikuot mo ang lahat ng pagkukunwari. Huwag mong talikuran ng mga utos ng Panginoon. Huwag kang magpakataas ng iyong sarili, kundi ikaw ay may mababang pag-iisip. Huwag kang magpapahiya sa iyong sarili. Huwag kang kumuha ng masamang payo laban sa iyong kapwa. Huwag mong pahintulutan ang labis na katapangan na pumasok sa iyong kaluluwa. Huwag kang makikiapid. Hindi ka mangangalunya. Hindi ka magiging masamang kabataan. Huwag mong hayaang maglabas ang salita ng Diyos mula sa iyong mga labi ng anumang uri ng karumihan. Huwag kang tatanggap ng mga tao kapag sinisisi mo ang sinuman dahil sa pagsalangsang. Ikaw ay maamo. Ikaw ay magiging mapayapa. Ikaw ay manginginig sa mga salita ng iyong maririnig. Huwag kang maalalahan ng kasamaan laban sa iyong kapatid. Hindi ka magiging alinlangan sa pag-iisip kung isang bagay ay magiging o hindi. Huwag mong panggitin nang walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoon. Mahalin mo ang iyong kapwa higit sa iyong sariling kaluluwa. Huwag mong papatayin ang bata sa pamamagitan ng pagkuha ng pagpapalaglag. Ni muli, sirain mo ito pagkatapos ay ipanganak ito. Huwag mong iurong ang iyong kamay sa iyong anak o sa iyong anak na babae
Ngunit mula sa kanilang pagkabata ay ituturo mo sa kanila ang pagkatakot sa Panginoon. Huwag kang mga gusto sa iyong kapwa na ikaw ay maging panganib. Hindi ka kasasali sa kaluluwa sa pagmataas, ngunit ikaw ay mabibilang sa matuwid at mababa. Tumanggap ka bilang mabubuting bagay ng mga pagsubok na dumating sa iyo. Huwag kang maging may pag-iisip o dobling wika, sapagkat ang isang dobling wika ay isang silo ng kamatayan. Ikaw ay sasailalim sa Panginoon at sa iba pang mga Panginoon bilang imahe ng Diyos na may kahinhinan at takot. Huwag kang maglabas ng mga utos na may kapaitan sa iyong aliping babae o iyong lingkod ng tao na nagtitiwala sa isang Diyos. Baka huwag mong igalang ang Diyos na higit sa kapwa, sapagkat naparito siya upang tawagan ng mga tao hindi ayon sa kanilang panlabas na anyo, kundi ayon sa inihanda ng Espiritu sa kanila. Ikaw ay makikipag-usap sa lahat ng mga bagay sa iyong kapwa. Hindi mo tatawaging mga bagay na iyong sarili, sapagkat kung kayo ay nakikibahagi sa mga bagay na hindi maaring magawa, gaano pa kaya kayo sa mga bagay na maaring masira? Huwag kang magmamadali sa iyong dila, sapagkat ang bibig ay isang silo ng kamatayan. Hanggat maaari ikaw ay magiging dalisay sa iyong kaluluwa, huwag maging handa na iunat ang iyong mga kamay upang kunin habang ikaw ay kinokontra na ibigay. Magugustuhan mo tulad ng mansanas ng iyong mata ang bawat nagsasalita sa iyo ng salita ng Panginoon. Alalahanin mo ang araw ng paghuhukom, gabi at araw hahanapin mo ang araw-araw ang mga mukha ng mga banal, alinman sa pamagitan ng salitang pagsusuri sa kanila at pagpunta sa pagpapayo sa kanila at pagninilay kung paano i-save ang isang kaluluwa sa pamagitan ng salita o sa pamagitan ng iyong mga kamay ay magpapagal ka para sa pagtubos ng iyong mga kasalanan. Huwag kang mag-atubiling magbigay o magbulong kapag nagbigay ka. Bigyan mo ang bawat isa na humihiling sa iyo at malalaman mo kung sino ang mabuting gantimpala ng gantimpala. Iingatan mo ang tinanggap mo na huwag idagdag pa ito o kunin mula rito. Sa huli ay mapupuot ka sa masama. Ikaw ay hahatol ng matuwid. Hindi ka gagawa ng isang pag-iisa. Ngunit magpapagpapahiya mo ang mga nag-aaway sa pamagitan ng pagsasama nila. Ipagtatapat mo ang iyong mga kasalanan. Huwag kang pupunta sa panalangin na may masamang buti. Ito ang paraan ng ilaw. Kabanata 20. Ngunit ang daan ng kadiliman ay baluktot, puno ng pagmumura, sapagkat ito ang daan ng walang hanggang kamatayan na may parusa, kung saan ang mga bagay na sumisira sa kaluluwa, bis, adultery, labis at tiwala, ang pagmamataas ng kapangyarihan, pagkukunwari, dobling puso, pangangalunya, pagpatay, pag-aalipusta, pagmamataas, pagsalangsang, panilinlang, masamang hangarin, pagsasarili sa sarili, pagkalason, mahika, pagnanasa, nais ng pagkatakot sa Diyos. Sa ganitong paraan din ang mga umuusik sa mabuti, yaong mga napupuot sa katotohanan, sa mga nagmamahal ng kasinungalingan, sa mga hindi nakakaalam ng gantimpala ng katwiran, sa mga taong hindi kumakapit sa mabuti, sa mga hindi dumadalo ang paghatol sa balo at ulila, yaong mga hindi nagbabantay sa pagkatakot sa Diyos, ngunit umaakit sa kasamaan na mula sa malayo ang kaamuan at pasensya, mga taong nagmamahal sa walang kabuluhan, sumunod sa isang gantimpala, hindi nahahabag sa mga nangangailangan, hindi gumagawa ng tulong sa kanya na pagtagumpayan sa paghihirap, na madaling kapitan ng masamang pagsasalita, na hindi makakilala sa kanyang
gumawa sa kanila ng mga mamatay tao, ng mga anak, mga sumisira sa paggawa ng Diyos na tumatalikod sa kanya nangangailangan ng aapi sa mga nagdadalamhati na nagtataguyod ng mayayaman na nagdi makatarungan mga hukom ng mahihirap at nabawat paggalang ng mga nagkasala. Mabuti kung gayon na siya na natutunan ang mga hatol ng Panginoon. Tulad ng nasusulat ay dapat lumakad sa kanila sapagkat siya na nag-iingat sa mga ito ay luwalhatiin sa kaharian ng Diyos. Ngunit siya na pumili ng iba pang mga bagay ay masisira sa kanyang mga gawa. Sa kanyang account o pagkatao na ito, magkakaroon ng isang muling pagkabuhay. Sa kanyang pagkatao ay na ito ay isang pagbabayad. Humihiling ako sa iyo ng mga superior kung tatanggap ka ng anumang payo ng aking kagandahang loob ay mayroong sa iyong sarili ng mga taong maaari kang magpakita ng kabaitan. Huwag mo silang talikuran sapagkat ang araw ay malapit na kung saan ang lahat ng mga bagay ay mawawalan ng kasamaan. Malapit ang Panginoon at ang kanyang gantimpala muli at muli. Ipinanmamanhit ko sa iyo, maging mabuting mambabatas sa isa't isa. Magpatuloy matapat na tagapayo sa isa't isa. Ilayo sa gitna mo ang lahat ng pagkukunwari. At ang Diyos na namumuno sa buong mundo ay magbibigay sa iyo ng karanungan at talino. Pag-unawa, kaalaman sa kanyang paghuhukom ng may pagtsatsaga. At ituro sa iyo ng Diyos na maingat na magtanong kung ano ang hinihiling ng Panginoon mula sa iyo at ang gawing ito upang kayo ay maging ligtas sa araw ng paghuhukom. At kung mayroon kang naalala sa mabuti, alalahanin mo ako pag nilayan ang mga bagay na ito upang aking pagnanasa at pagiging pagbabantay ay magbubunga ng mabuti. Humihiling ako sa iyo, humihiling ito bilang isang pabor. Samantalang ikaw ay nasa makatarungan daluyan na ito, huwag mabigo sa alinman sa mga bagay na iyon, ngunit hahanapin ng walang tigil ang mga ito at tuparin ang bawat utos para sa mga bagay na ito ay karapat dapat, kaya't lalo akong naging masigasig na sumulat sa iyo tulad ng paglilingkod sa aking kakayahan upang magpasya kita, mapasaya kita. Paalam kayong mga anak ng pag-ibig at kapayapaan. Ang Panginoon ng kaluwalhatian at ng lahat ng biyaya ay sumainyo ng iyong espiritu. Amen. Mga kapatid, huling yugto na po talaga ang 9 na yugto at ito po ay Kabanata 21. Naway bigyan ng karunungan ng bawat isa sa inyo na maunawaan ng lahat ng marinig nyo dito sa ang Ebanghelyo ni Apostol Bernabe. Si Apostol Bernabe po, mga kapatid, siya po ay kasama ng Apostol Pablo. So, oras ito, Amang Diyos, ako po nagpapasalamat sa panibagong mga salita ng Diyos ang akin nabasa sa pamagitan ni Apostol Bernabe. Amang Diyos, nasa inyo lamang po ang kapurihan, kadakilahan, kaluwalhatian, kapangyarihan magpakailanman. Ang lahat ito'y hiningit, tinadalangin ko sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo at gabay ng banal na Espiritu Santo. Nawa ang bawat sa makarinig itong yugtong ito o itong Ebanghelyo ni Apostol Bernabe ay makaunawa at makabigay ng lawak ng kaunawaan sa kanyang kaisipan. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sapagkat nasa inyo lamang po ang kapurihan, katakilahan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Siya nawa't siya nawa. At siya nawa.